Hello, good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating J on Board Tapatan. Araw po ng Martes ngayon, simula na naman ang ating sanglinggong pagsasama sa ating pong talakayan, balitaan, public service, and a little of entertainment. At syempre ang mga pinakaulis na daigdig ng sports. J Sonza po, sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng programa, you're on live streaming, simulcast on YouTube channel, Facebook page, Facebook account, and Twitter. At umasa po kami na ang lahat ay naka-adya sapagkat meron pong pumasok na low pressure area sa Philippine Area of Responsibility kani-kanila lamang. We'll give you more updates mamaya. In the meantime, lahat po ng mga nasa YouTube channel and Facebook page, binabati natin ang magandang araw. Anumang oras kayo naabot ng ating broadcast. Kung kayo po ay nasa Pilipinas, it is now 3:33 Philippine Standard Time, hapon po ngayon. Makulimlim ang paligid, katatapos lang ng ulan dito sa aming kinalalagyan. Mag-iingat po yung mga nagbabiyahe. Ano? Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil napakarami ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito ng Martes. Umpisahan na po natin sa pamamagitan ng pagtunghay sa mga pangunahing balita sa araw na ito. Seryoso? Are you joking? Are you nuts? O yan ho ang reaction ng karamihan sa ating mga kababayan nang sabihin ng Commission on Elections na lahat ng hindi sasali sa mga Comelec debate ay ipipenalize daw. What? Pagkatapos ang kaharap mo, mamaya makikita nyo, kayo tatanungin ko mamaya, kung kayo ba, kahit na hindi kayo kandidato, kunyari lang naging kandidato kayo, sasali ba kayo sa debate kung ang kadibate ninyo ay moronic, stupid, bobo de la yuca? Ha? I don't know. Pag-usapan natin yan mamaya sa ating pong pangkalahatang ugnayan, lahat sa opinion. In the meantime, kapapasok lang po ng balita, mga kababayan ko, lalong-lalo na dyan sa Eastern Samar, no? Kagagaling lang ni Lenny rito ah. Oh. Ito na. Isang namumuong sama ng panahon, are na hindi ito maging bagyo, ang pumasok po sa Philippine Area of Responsibility and it is embedded in an Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Yan po ang papasabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ang sabi ng PAGASA, itong weather disturbance o namumuong sama ng panahon ay huling namataan mga 520 kilometro sa silangan ng Gian Eastern Samar. At dahil dyan, kaya pala, umaga pa lang ang sungit-sungit na ng panahon dito sa aming kinalalagyan sa Mindanao. It said Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region and Aurora will have cloudy skies with rain due to northeasterly surface wind flow. Parang amihan yan, ano? Cloudy skies na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mamamayani dyan sa silangang bahagi ng Visayas, ganun din sa rehiyon ng Caraga. Sa Metro Manila, kung kayo po ay nanonood ngayon dyan, at sa iba pang bahagi ng ating bansa, magkakaroon po kayo ng maulap hanggang sa napakaulap na papawirin na may kasamang pulupulong pag-ulan, magpagkulog, dahil na rin po yan sa easterlies at localized thunderstorm. Yan po ang
kaagad na nais nating balita para sa ganoon ay kung medyo mauga-uga ng konti yung inyong mga anong pangalan nito, inyong mga bahay, maayos po ninyo at kung kayo po ay nasa mga dalisdis o sa delikadong lugar na kung saan nagkakaroon ng soil erosion o landslide, eh makalikas na po kayo kung kinakailangan. Ano? Huwag nyo nang antayin, madisgrasya pa kayo. Please lang. Okay? Marami na tayong dinaan ng problema sa pandemic. Huwag na ninyong idagdag pa yung ulan na yan. Maging ano na tayo. It pays to, sabi nga, maging advance mag-isip, no? Kaysa naman magsisi sa dakong huli. Okay. Isa pang hindi na ho namumusama ng panahon, talagang nangungunsumi. Ang hepe ng Public Attorney's Office, si Attorney ang pagkasenador dahil sa inakusahan po ni Mr. T or ni Mang Rafi na yung PAW daw ay napakarami ng hindi sumisipot o absent ng absent and for failing to attend inquest proceedings of litigants na kanilang nire-refer. O hindi ka dapat nagagalit ng ganyan, Rafi. Hindi lang naman ikaw ang anak ng Diyos eh. Ang daming nagre-refer dyan. Ha? Pati nga kami rito nagre-refer eh. O kaya don't expect na bibigyan ka ng special treatment. Ano? Sabi ni Miss Acosta, itong si Tulfo, kinakailangan, huminto na siya. Ginagamit niya ang aming tanggapan para siraan, para lang siya sumikat at manalo bilang senador. The entire employees and officials of PAW are demanding a genuine public apology from Mr. Rafi Tulfo for his hasty generalization about the performance of our public lawyers whom he claim has been remiss in attending inquest proceedings among others. Alam mo, hindi lang akong na medyo nasaktan din dito eh. Yung aking kaibigan na pamosong abogado sa Davao, si Attorney Tony Arellano, eh sabi niya, sus kung alam lang ninyo, imagine mo, abogado ka, yun lang pumasok kang abogado ng isang kumpanya o kaya isang law office na maigi, eh mas malaki kikitain mo. But these lawyers, itong mga taga-PAW, have chosen to become public defenders. Kasi kung wala ito, ay isang pupulutin ng Pilipino. O kagastos kumuha ng abogado sa totoo lang, lalo na kung di kampanilya makukuha mo. Pakinggan po natin ang mga pahayag ni Ms. Acosta sa ulat na ito. Balta ngayon ni PAW Chief Attorney Percy Da Acosta dito kay Senatorial Candidate Rafi Tulfo, huwag nang gamitin ang PAW sa politika. My PAW lawyers and the Public Attorney's Office as a whole is entitled to an apology for you. Ito ang iginiit ni Public Attorney's Office o PAW Chief Attorney Percy Da Acosta kasunod ng mga naging banat ni Senatorial Candidate Rafi Tulfo laban sa PAW. Sa interview kasi ni Tulfo sa kabilang network kamag-ilan, ay sinabi nito na pagdating sa mga inquest proceeding ay wala daw nakukuhang abogado ang mga mahirap mula sa PAW. Sinabi pa nito na absent-absent ang PAW at hindi nagpa-perform ng maayos kahit malaki ang sweldong tinatanggap ng mga ito. Bagay na mariing pinabulaanan ng PAW chief. Anya sa taong 2016 hanggang 2021 ay umabot sa halos 1 milyon na mga mahihirap na Pilipino ang kanilang natulungan sa inquest proceedings. Kaya hirit ni Acosta, nasaan ngayon ang resibo ng akusasyon ni Tulfo? Sa inquest po noong 2016, 200,493 for the year 2016. Inquest and custodial interrogation assistance ng PAW. 2017, 252,000 plus. 2018, 199,700. 2019, 156,456. Bumaba po noong 2020 dahil nagpandemya. Naging 90,691. 2021, 85,600. So ano po ito? Ano po itong datos na ito? May pangalan po ng tao to, may pangalan po ng kliyente ito, may clients form pong pinipirmahan ng mga kliyente. Hindi po ito imbento. Ayun, sinabi niyo po, ano po basehan niyo?
Sa ADPA ng PAO Chief, ang paninira ni Tulfo ay unfair sa mga abogado ng PAO na hindi tumigil sa pagtatrabaho kahit may pandemya. Sa ngayon ay mayroong mahigit 2,000 abogado sa PAO. Unfair po naman sa mga PAO lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic, yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nila lahat mo. Maging ang mismong PAO lawyers tulad ni Atty. Jose Noel Hilario at Atty. Maria Joy Karen Adraneda Filio ay naglabas ng hinalakit kay Tulfo at hindi tanggap ang mga akusasyon ng broadcaster. Walang katotohanan daw ito, lalo pat tinatanggap ng PAO ang lahat ng request ni Tulfo para sa mga tinutulungan nito sa kanyang programa. Okay, ang kanyang very hasty generalization or sweeping statement ay hindi ko matatanggap. Dahil alam ko po kung gaano kasipag at nagtatrabaho yung ating mga kasamaan sa publikator nito. Kaya po, we actually beg to disagree. Kasi nga po, as I mentioned, kami po nila RPA Itakpano dito sa executive support staff. Kami po yung immediately nagre-receive po ng letters from Mr. Tulfo. Siguro wala po atang araw na lalagpas o lilipas na wala pong referral from him. Hirit pa ng PAO, mas pahirap sa mga tao na matapos pumila ng mahaba sa programa ni Tulfo ay re-refer lang din pala sa PAO, kayang pwede naman anya silang dumiretso sa kanilang tanggapan. Eh kapag nga po nakapila dito yung pinadala nyo, darating dito, gutom na gutom eh. Magkukwento, ang haba ng pila daw sa istasyon. Sila'y pumila mula madaling araw. Yung pala sa PAO din sila i-re-refer. Kaya sabi ng mga PAO lawyers namin, dumiretso na po kayo dito kasi kahit naman po wala kayong sulat na dala galing sa kanino man, ay asikasuhin po namin kayo. Maliban dito na pag-alaman na ang mismong pamangkin ni Tulfo ay sa PAO nagtatrabaho. So nung mausap ko siya, sabi niya, may trabaho pa po ba? Parang yung sa sarili niya, ay am a Tulfo, may karapatan pa po ba ako manatili sa PAO? Sabi ko, Jack, hindi ka naman kasali ito. Hindi ganun klaseng hepe ang hepe natin. Kung itututal daw yung bilang na mga taong natulungan ng PAO dito sa inquest proceedings at yung mga taong na-acquit sa kanilang kaso dahil sa PAO at yung natulungan ng PAO sa iba pang serbisyo, ay sinabi ng tanggapan na nasa 63 milyon na mga Pilipino ang kanilang natulungan simula noong taong 2016. Thank you sa SMNI no, for that report. Alam mo, nagsagawa rin kami ng pananaliksik patungkol dito. We found out, Rafi, ano, kung nanonood ka, alam mo, mahirap kasi pag sumisika tayo, yung mayabang na yan. No? Naintindihan ko yan. Tsaka meron kang intensyong ano, manalo. No? Pero huwag kang manggamit ng ibang tao. Look at this. Ha? Yung PAO sa indigent client lang, ang natulungan nila for the whole year of 2019, 13,544,272. Dadalawang libong abogado lang yan, ha? Tapos, 2020, may pandemic na nito, nakatulong pa rin sila sa 6,687,330. Tapos, last year lang, nakatulong din ang PAO sa mga alang kapera-pera ang mga mamamayan natin, 9,707,274. Where did you get your ano? Yun ang sinasabi ko eh. Bago tayo mamatikos, let us lay the predicate. Hindi ka lang napagbigyan kaagad. Mag-ano ka na. Nakalimutan mo ilang pung taong kang nag-re-refer dyan sa PAO. Oo. Bawas-bawas mo ng konti yung yabang mo iho. Walang ano. Hindi ka pa nga senador, mayabang ka na eh. Baka mamaya hindi kayo bututuloy ng mga tao diyan sa ginagawa mo. Ha? Okay? Oo. Tayo rito. Ako kaibigan ko yung pamilyang yan. Maniwala kayo. Kapitbahay ko pa yan sa Manay, Davao Oriental. Pero when there is something wrong, we call the attention. Ha? Okay? So Rafi, ha? Magbayad ka muna iso. Ha? Oo. Tinarong doon. Ngayon, pag ganit ka mga senador, hiyawa, kuha naman inungong ka.
Gara naman ka. Ayaw. Ha? Kakaya yung ganyan. Okay? Ayan, tuloy. Na, pati mga tao, ayan, nagre-react na. Tulpo, wala kang malalapitan ang mga naapi. Saka mahilig mamigay si Idol Rapin. Nawawalan sila na sugar daddy. Hindi naman. Si Rapi Tulpo, nagiging kaugali na rin ni Pacman. Hindi naman siguro. Oh, mas mabuti-buti naman mag-English ng konti ito. Ambog na kasi si Tulamin na raw siya natulungan at tatakbo pang senador. Walang mali dyan sa pagtakbo. Everybody is entitled to dream, sabi nga ni Senator Defensor Santiago. Ang mali lang kapag yun nga lalahatin mo, sweeping yung appreciation. No? Hindi lang napagbigyan siguro yung... Alam mo kasi kaya kami, nung nasa radyo pa ako, meron kaming action center. Hindi namin sinasalang kagad yung ano kasi marami dyan, kahit na ano, hindi lang naasikaso kagad. Sir, wama may asikasuha dito sa opisina. Ganon kagad yan eh. Feeling aping-api. Ha? Pero hindi naman dapat. No? Okay? So, iwanan muna natin yan dahil napakarami ng balita. Sige, okay na yan. Humingi ka lang dispensya kay Tin, ha? Apology lang naman ang hinihili ng PAO. Hindi kabawasan sa iyong pagkalalaki o pagkatao na humingi ka ng dispensya o tawad, no? Because that was wrong, no? It was really wrong. Sweeping accusation yan. Imagine these people have been serving millions of Filipinos and you're telling them that they're not doing their job. That's crazy, no? Mali yun. Kahit na yung kapatid mo si Ben will not agree with you. Okay? Okay. Sige. Puntahan na naman natin yung presidente natin kasi ito, ilang araw na lang ang paglilingkod niya pero nitong huli nakapapansin ko, kung magsalita si presidente, prangka-prangka na, no? Yung wala na talagang sa Bisaya pa, wanay cover-cover ba? Sabi niya, kailangan talaga magkaroon ng pagbabago sa ating salikang batas. Kasi nga, yung politika natin, kontrolado na ng mayaman. I tell you in the beginning, di ba? Para tumakbo kang presidente ngayon, you need billions. Kailangan mo ng billions. Takbo kang gobernador, kinakailangan mo daang milyon. Takbo ka ng mayor, pinakapayat yung 15 milyones, 20 milyones. Wala na. It has become, ano na eh, para na lang sa mayaman. And then even the party list. Yung mga, ano tawag nito? Kasi kapag hindi natin binago ating salikang batas, from the very beginning, sabi ko naman sa inyo, si Senator Juan Ponce Enrile, kahit si Dick Gordon noon, marami kami, pati si Kit Tatad, we were campaigning against the ratification of the 1987 Constitution because we knew this will be coming, no? Marami talagang butas yung 1987 Constitution kasi ginawa lang yon ng mga nombrado o hinirang ng Pangulong Cory Aquino. They were not elected by the people. They were simply towing the lines of the new revolutionary government at that time. So, marami na ang outdated, marami na ang butas, no? Kaya kinakailangan ho na talagang baguhin na. Unfortunately nga, the last 6 years, Congress did not act on it, no? Or failed to act on it, no? So, ito ang sinasabi, pero, kwan eh, tsaka, kopya tayo ng kopya sa saligang batas ng Amerika. Kita niyo ang Amerika ngayon, no? May problema na rin. Kailangan na talagang, sana yung susunod na Kongreso, ay gumawa na ng kaparaanan, ano? Party list na lang halimbawa, punta tayo sa party list. Pansinin niyo yung mga party list. Unang-unang party list, mga mayayaman na rin eh. Ito mo yung mga negosyante, LPGMA halimbawa. No offense meant to LPGMA. Kasi nirecognize ng Comelec yan, may problema rin tayo sa Comelec talaga eh. Katulad, ayun, example lang po yan. Ang dami, Damper, lahat yan. They're all PBA party list, Marino, lahat yan. Puro ano na, makikita mo, puro mayaman na. Even the Act CIS, di ba? CIS Act. O di ba, mga bilyonaryo rin ang mga nakopor. Yung asawa ni Rapid Tulfo, for example. They are multimillionaires, no? Hindi na kon talaga. It defeated the very purpose of having a sectoral representation. Kung maalala ninyo, bigyan ko lang kayo ng kasaysayan, no? Nung panahon,
National Assembly, batas ng pambansa. Noon, numbrado lang, no? Appointed lang, designated by the President, President Marcos noon. Talagang estudyante, estudyante. Youth sector, kabataan barangay, no? Labor sector, talagang OFW o manggagawa sa Pilipinas. Senior citizen, talaga senior citizen. OFW, talagang OFW. Eh kaso, pinalawak yan ang gusto. Tapos, eto pang siste. Naglagay pa sila ng, nagkahon sila. Halimbawa, 52 yung party list. Pero may batas na sinasabi, ang pwede lang, you get so much number of percentage, no? Sa bumoto sa party list para mag-qualify ka. Pero anong ginawa? Halimbawa, ang nag-qualify lang 20, may 52. Kahit yung mga hindi nakakuha ng number of votes, were allowed to sit down. And they are now members of Congress. Ang dami talagang mali eh. So, kailangan mo talagang baguhin. Ha? Wala na sa mga pobre, wala na sa mga sectoral representation. Tingnan nyo na lang. Oh, ang dami ng NPA. Oh, na nakaupo riyan. Dami ng komunista. Oh. Kasi nga, pati yung ano, naging ano na eh, naging negosyo na yung party list. No? Kaya sabi ni Presidente, this party list system should be revisited by Congress. No? We're spending a lot of money. We're spending billions of money. Bilyones ang ginagastos natin. Para lang tustusan itong galaw ng mga party list, eh, ang dami nila yung pundo na pupunta pa doon sa kalaban ng gobyerno. Yun ang masakit doon eh. Ngayon, with respect to political dynasty, eh, hanggang ngayon, ano pa yan? Maliit pa ako, elementary pa ako, naririnig ko na yung anti-political dynasty. And yet, wala naman. Congress refuses to pass a law. Naalala ko, even in the recent times, nung congressman si sa Nueva Ecija, si ano, anong pangalan nito? Si Ed Hoso, Edno Hoson. Ah, nag-file siya despite the fact na nung identified yung family nila, na anong tawag ito, maraming posisyon hawak. Pero siya ang nag-file ng anti-dynasty. Unfortunately, did not pass. Hanggang ngayon, hindi pa rin. Bakit? Kasi nga, ano tayo eh, selfish yung mga congressman natin. Walang tunay na pagmamahal sa bansa. Eh. Di ba, the demand is magkaroon tayo ng anti. Although, tama rin naman yung sinasabi. Sa dulo ng lahat ng ito, ang tao ang pupili. No, yun ang justification eh. Pero kung hindi na nakakatakbo, kung isa lang ang pwedeng tumakbo sa pamilya, at least kung may batas na ganun, hindi na makakatakbo, yun ba? Ngayon kasi wala naman nagbabawal eh, so tatakbo. Ngayon kung matino, talagang ihahalal. Oh, swerte lang kung matino, eh kung hindi matino. Wala. Yan ang kasaysayan natin ngayon, no? Sa ating bansa. Well, ilan lamang po yan sa mga late breaking news. Magbabalik kami kapag karaka. In the meantime, don't forget to subscribe sa ating pong YouTube channel at Facebook page. Pindutin nyo lang po yung subscription button, notification page, para you stay updated. Kung kayo po ay nasa YouTube channel o kung nasa Facebook page naman kayo, pakipindut lang po yung like, no? We will be back. Okay, umpisa na natin. Malapit na akong eleksyon, 35 days na lang yata. Kung di ako nagkakamali, ano, mag-eleksyon na. Ngayon, ang Philippine National Police, yung ating pambansang police, eh, na-identify na nila isang 100 munisipyo at 14 na syudad sa buong Pilipinas ang recommended ng PNP na sana mailagay sa watch list, no? Para nang sa ganon, magkaroon ng identification lugar. Halimbawa ito, red, o green, yellow, ganon, orange. Para alam natin kung anong status, no? Green area, sabi ni General Carlos, yung PNP chief natin, are considered generally peaceful, while yellow areas have suspected election-related incidents for the past 2 elections. Hindi yung ngayon lang ibabase.
may kasaysayan, kumbaga may history. Orange areas are those that have recorded presence of armed groups. Ito, yung mga kunyari, may NPA, o kaya may Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na posibleng maka-interrupt ano, sa takbo ng eleksyon. These are called areas of immediate concern. Ngayon, kapag ka naman nailagay ka na sa pula, ano, sa red, eh, ibig sabihin niya, kinakailangan bantayan na. Oh, short of militarizing the area, no? Kasi ibig sabihin niya talagang hotspot ng hotspot na yan. Sabi ng Commission on Elections, kung di ako nagkakamali, meron daw 300 areas of concern or election hotspots, no? Kanilang minomonitor. Pero right now, ang sabi ni General Carlos, mukhang limited na lang, 100 municipalities out of 1,500 plus na munisipyo at 14 na syudad. Mabuti naman kung gano'n, ano? Para na sa gano'n, mabawas-bawasan naman yung ating alalahanin kaugnay po rito sa posibleng kaguluhan that may result sa panahon ng eleksyon. Ilang araw na lang ho, medyo mainit na ang mga puwit ng mga ilang kandidato tsaka yung mga taga-subaybay nila. Kaya may init na ang mga diskusyon at para pasaringan, ano? Ngayon, speaking of mainit, medyo yung TUCP, Trade Union Congress of the Philippines, eh mainit talaga sila dahil nag-submit po sila ng petition sa Department of Labor, no, sa mga wages boards, sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, na gusto sana nila eh dagdagan yung kasalukuyang sweldo ng arawan, ha? Dadagdagan pa yan na 470. Diyos ko, sino pa makaka-afford? Ibig sabihin, kung 500 plus sa Metro Manila, dadagdagan mo 470, kulang-kulang 1,000 na yan. Maganda ako sa maganda yung proposal. Pero ang point dyan is, kaya pa ba ng industriya? Eh, nasa pandemic tayo. Yun nga, 300 ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Tapos gagawin mo pa, dadagdagan mo. I think it is more of the timing siguro, no? Kayong mga kaibigan natin sa TUCP. They filed a petition for daily wage increase of 470 sa National Capital Region. Idadagdag ito sa 537. Can you imagine? Magiging ano na ito? 1,007 ang gusto. Ay wala na makakapagsweldo ng ganyan. Maging realistic naman kayo, TUCP. No? Hindi na. Masarap pakinggan, pero sino lahat ng mga magpapagawa rito, may mga kumpanya lilipat na yung sa ibang bansa pagka ganyan. Yan ang number one problem eh, kaya naglipatan Johnson & Johnson, Colgate Palmolive na wala rito, yung mga pagawaan ng mga sasakyan lumipat na rin sa Thailand, sa China, because number one, ang taas na ng ating sweldo. Pangalawa, wala pa tayong industrial peace dahil yung ibang mga lugar nga napasukan pa ng mga front organization na CPP, NPA, NDF. So lalo magulo, walang industrial peace, no? Ngayon, sino bang nasa alert level number 1? Kami rito, hindi pa kami alert level 1 eh. Pero alert level 2 na kami. Ngayon, ang sabi ko ng DepEd, ganito. Malapit na kasi ang graduation, no? Actually, marayo pa eh. Kasi pagkakasabi sa akin, June 27 pa. Matatapos school year. Grabe no, tagal. Ang sabi ng DepEd, tinanong eh, ma'am, pwede na bang yung graduation eh mag face-to-face na? Yung talagang yung nakasanayan, ano? Eh, sabi ni Secretary Liling Briones, sabi ni Manang Liling, with the continuous downward trend of COVID-19 cases, easing of restrictions, we are allowing the conduct of limited face-to-face and virtual graduation depende sa alert status sa bawat rehiyon. Halimbawa, sabi niya, yung nasa alert level 3, 4, or 5, virtual lang talaga yan. Talagang hindi pwede yung anong tawag nito, yung face to face, no?
talagang ano yan, virtual, Zoom, ganyan, no? StreamYard, whatever, no? Ngayon, yung mga nabigyan naman ng ano, level 1 and level 2, pwede limited face-to-face. Hindi ko malama kung ano ang, wala pa kasing implementing guideline eh. Pero sinasabi ng DepEd, pwede na raw yung ganoon, no? Malalaan lang natin. Sa public school ito ha, hindi po sa private kasi ang sabi ng DepEd, yung sa privado, kanya-kanyang diskarte na muna yan, no? It is up for the respective schools. Kasi hindi rin nila alam kung anong school calendar ng bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan may kanya-kanyang ano, schedule. Yung iba, pumasok September na eh. So iba na yung kanilang calendar year, no? So mag-aantay tayo kung anong mga announcement ng mga private schools. Sa kung ito, elementary, high school, kasi ang college under CHED yan eh. Elementary, kindergarten, kasama pa yan sa DepEd. Okay? So ano na ba ang kasaysayan ng COVID na yan? Bakit ba tayo nababahala, nagagambala? Ang sabi ho ng Department of Health, meron na naman sila ngayong pinamanmanan. At sila'y patuloy na nakikipag-ugnayan sa World Health Organization gawa ng meron daw pong bagong variant na kung tawagin ay Omicron XE. No? Ito pong Omicron XE, namanmanan na nila sa Bangkok, Thailand. Pero patuloy naman ang ginagawang observation and monitoring. Hindi naman daw nagpapabaya ang ating DOH. Parinawa, no? Ito daw po, ano ba yung XE na yan? Omicron XE, sabi recombinant, o ibig sabihin combination ng mga mutant ng BA1 at BA2 o subvariants ng Omicron. Ang nakakaintindi lang nito, World Health Organization at DOH, sa totoo lang. Ako, malay ko ba kung BA1, BA2 ba yan? Parang passport to ay visa to ng Amerika, B1, B2, no? Anyway, so yan po ang bagong variant daw ng COVID-19 o SARS-CoV-2, no? Tingnan natin. Basta manatili lang ho tayo mapagmatsyag, no? But we still have to exercise social distancing. Paglalabas tayo, mag-attend tayo ng mga rallies, mga meeting de avance, mga proclamation rallies, kung ano man yan. Ano? Kasi election period nga ngayon. Ngayon, marami pa sa ating mga empleyado, kahit sa gobyerno, ang nasa tinatawag nilang virtual. Ibig sabihin, nagtatrabaho pero nasa bahay lang. No? Work from home. No? Ngayon, kasi nga, may mga lugar pa na talagang hindi pa alert 1 and 2, no? Level 1, 2. Ang sabi ng GSIS po, no? Government Service Insurance System, para matulungan yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na nasa ganyan pa rin kalagayan, mamamahagi daw sila ng pautang, no? Soft loan para sa mga government employees, regular, ha? Regular, ibig sabihin plantilla, holders ng mga nasa gobyerno, both national and local, no? Sabi ni GM Rolando Ledesma Makasayet, gusto naming mabigyan ng ginhawa ang ating mga miyembro na hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-avail nitong tinatawag nilang ginhawa for all. Computer loan. Ibig sabihin, pwede kayong umutang pambili ng computer. Hindi ho pang sugal sa talpakan, ha? Pambili ng computer. No? At 6% per annum. Ibig sabihin, wala pang ano yan. Wala pang kalahating porsyento lang kada buwan ang interest niyan. Itong GFL o GFAL computer loan, mayroong isang taon para bayaran, no? Ng isang GSIS members na nagbabalak bumili ng computer, no? Para sa kanilang mga either trabaho nila o work from home or para sa anak nila na nag-o-online sa klase. Bali, 30 mil po yan ang pwedeng utangin ng mga miyembro ng GSIS. Sino ba mga qualified na mag-apply dito? Tingnan natin, ha?
kwalipikado mag-apply sa loan ng mga active members na may permanent appointment. No, permanent, ha? And who have at least 3 monthly premium. Ibig sabihin, mga nakatatlong buwan na kayo, no? Na naawas for both personal and government shares. Kailangan din ng government agency na kanyang pinagtatrabuhan na hindi classified na suspended. Alam niyo, magandang nabanggit dito kasi may mga government offices, maniwala kahit sa hindi, kasama na sa gobyerno, yung share sa, ano, yung inaawas sa inyo, sa opisina niyo, hindi nare-remit sa GSIS, tinamaan ng Buenos talaga. Oh. Kailangan po hindi suspended yung opisina ninyo, whether local government or national office, at walang pending administrative or criminal case. Kasi yun pong pag-aawas ng GSIS contribution kapag ka hindi ni-remit sa GSIS, criminal po yun. Kasong criminal yun, no? Hindi rin dapat naka-leave of absence without pay ang miyembro. O baka mamaya ano kayo, awol kayo, tapos mag-a-apply, hindi po pwede. No? Kailangan din wala siyang binabayaran GSIS financial loan maliban na lang kung ito ay housing loan. Maliwanag po yun, no? Para pa, ngayon, para hindi na kayo nagtatanong sa amin, ganito na lang. Bisitahin po ninyo yung website ng GSIS, www.gsis.gov.ph. O kaya mag-email po kayo, no? Itong email address, gsiscares, one word po yan, @gsis.gov.ph. Malinaw po, no? Ngayon, hindi ba pwedeng tawagan mga KJ? Apo pwede ho, pwedeng tawagan ng GSIS. Meron silang contact center sa Metro Manila, ganito. Ang idadial niyong number ay kumuha na kayo ng ballpen at papel para maisulat ninyo kung kayo nasa Metro Manila. Oh, hinay-hinay ko lang babasahin yung kanilang telephone number, ha? Para may git halos 2 million tong government employees, eh. 88 47 47 47. Hindi po yan last 2, ha? Hindi yan numero ng last 2. Numero po ng telepono yan. 88 47 47 47. Dali tandaan, no? 28 tapos 47 47 47, saklit. Ay, waiting pala yun. Diyos ko. Ano ba yun? Ngayon, kung kayo na may tepalong, may Android, may telepono, ito ang ganito pag-dial ninyo. Dadial nyo muna yung 1-800. Okay? Pagkatapos ng 800, lagyan nyo ng 88-47-47-47. Ulitin ko, ha, for the second twice. Sabi nga na mga nag-iiro sa kalye. Globe and TM subscribers only, ha? Globe and TM subscribers only. 1-800-88-47-47-47. So kung Globe po kayo, ha, o kaya TM subscriber. Ngayon, kung kayo naman ay gumagamit ng Smart, SAN, Talk and Text, at mga kalintulad na mga telepono, no? Ito ang inyong idadial para makapag-inquire kayo. 1-800, tapos lagyan nyo ng 10-8-47-47-47. 1-800-10-847-4747. Oh, malino na yan, ha? Ang nadagdag lang doon, doon sa Smart SAN Token Text, yung number na 10, tapos bawasan nyo ng isang 8-847-4747. Okay. Ayan, salamat. Ang bilis ni Direk ko. Thank you. Oh, so malino na po yan, ha? Para doon sa mga miyembro ng GSIS. Ulitin ko, permanent appointment. Hindi po pwede yung mga probationary, hindi po pwede yung casual job order o project basis, no? Just those with plantilla position. Hindi po pwede yung coterminus.
Tama ba? Oo, kasi hindi naman permanent appointment yun. Pagka co-terminus kayo. O, ano yan? Contractual yun. Classified contractual. Okay, so, ngayon, teka muna ha, mukhang napahaba tayo ron. Pero sige, tirahin na natin to dahil maigsi lang. Although may mga naunang balita na bababa yung presyo ng produktong petrolyo, no? Ng petroleum products sa gasoline station. Pero sa pandaigdigang pamilihan, tumaso ng 2% ang presyo ng crude oil. Ano ba yung crude oil? Yan po yung galing sa mga oil fields, no? Pagkatapos, dadalhin yan sa mga bansa, dadaan yan sa refinery, marami ng produkto yan. Magkakaroon na ng diesel, ng gas, ng unleaded, kung ano nga, N95, N98, kung ano-ano pa, no? Yan ho ang crude oil. Yun lang, gusto ko lang ibalita sa inyo kasi I'm sure this will affect yung pandaigdigang pamilihan in the next few weeks, no? So, kumusta kayo? Ha? Number one, public service muna tayo sa ating mga OFWs. Mr. Joseph Tito Orpiana, nabasa ko yung email mo. At ito ay kaagad na isasangguni ko sa Overseas Workers Welfare Administration para mabigyan kaagad ng karampatang aksyon ang ating mga kababayan dyan sa iyong kinalalagyan na hindi pa nakatanggap ng kanilang, I think, more than 700 dirhams yun, ano? Para sa kanilang COVID assistance. And I'm sure, kung nanonood ka ngayon, Asek Arnelli, pakitawagan mo ako mamaya, ha? Usap tayo para mapaglingkuran natin kaagad itong mga kababayan natin dyan sa United Arab Emirates, kung di ako nagkakamali, or sa Qatar, no? We'll check on that later. Kayo po, kumusta kayo dyan, ha? Kumusta yung mga kababayan natin sa Hong Kong, New Zealand, Australia, Amerika? Uy, may nakita ko kanina ang agang nakaantabay na ni Noel Casanova from Las Vegas, no? Kumusta kayong lahat dyan? Rex Ricarte, kumusta ang aking kaibigan dyan? Yes, Joseph, salamat din, ha? Buti pinaalala mo kasi hindi pa ako nakapag-check ng email since last night sa dami ng ginagawa. But I do check them, no? Sino pa mga dapat natin batiin? Kumusta kayong lahat? Tinatanong ni Romel Monterde kung nakasama ba daw tayo yung ating Facebook page at Facebook accounts doon sa mga babala ng mga dilawa na kakamping na kanilang imamas report. I don't think naman na super tanga naman yung nangangasiwa ng Facebook. Ano? Alam mo, kwan lang yan, pambubuli lang yan para hindi na ano, wala naman tayong dapat kasi katakot, wala naman tayong sinisiraan, no? Tayo naman dito sinasabi lang natin ang totoo. Ngayon, kung nasasaktan sila, problema nila yun. Ganyan talaga ang ano, you cannot please everybody, no? Much as we want to please you. Pero ako naman dito, as much as I could, I am fair, no? Kita nyo, nire-report ko rin naman yung pagbabahay-bahay ni Tricia Robredo, no? At saka ng, pati sila Angel Oxin, nasa Cagayan de Oro ngayon, nagpapahay-bahay. No? Alam nyo, mamaya meron akong ikukwento sa inyo. Pwede naman tayong mamuhay peacefully. Yung nakaka-indinir, ito hindi alam ng marami, pero mangungumpisal ako sa inyo. Sa 4,000, kulang-kulang 5,000 kaibigan ko sa Facebook. Yun talagang as friends, no? FB friends. Lahat ko nasa kabila. Pero hindi kami nag-gaan, hindi kami nang nambablock. I mean, they do not block me, I do not block them, I respect their opinion. Nire-respeto rin nila yung opinion ko. Walang nagsasabi sa kanila na, ay, Tito Jay, mali ka rin, no, ganito. Kaya ako, mataas ang respeto ko sa mga legitimate opposition. Pero nang doon sa mga troll na talagang hindi malaman kung anong nasa isip na. Kaya ang issue mo, halimbawa, tungkol sa GSIS loan, yun ang post mo. Tapos titirahin ka, uy, kalbo, matanda, ganyan, laos. Wala talaga eh. Alam mo namang, ano lang, nangiinis lang. Ako naman, pinapabayaan ko na sila. Doon sila masaya, di bibigay ang ilig, no? So, ganyan po tayo. Dapat respetuhan, no? Sinasabi lang,
ganito, ganyan, no? Kapareho niyan. Dito lang sa local, nag-post ako dahil yung isang kandidato hindi pa sumasagot sa debate. Ang comment ng mga kakampi niya, o ganito rin, ganyan din, the usual. Matuto tayo magbasa, Diyos ko. Pinag-aral tayo eh. Simple lang sinabi ko, bakit hindi siya nagsasalita? O di kung ayaw niya, magsabi siya, I'm not attending, period. Tapos, ang diskusyon, no? Ganun na yan. Sinasabi ko, bakit ba daw, ano? Eh, hindi yun ang purpose ko. My purpose is to find out ano bang program of government nung tungkol tumatakbong gobernador. I'm not after her personal, ano? Oo. Katunayan, maganda siya, sexy siya. Oo. Wala namang question doon eh. Ang question lang doon, what does she have? Ha? Para sa future ng anak ko o sa future natin lahat. Ganun lang yun. Anyways, sinasabi na may bagong COVID variant na binabantayan. Baka mamaya nagpapabaya kayo. Kumain kayo ng maayos. Gawin yung malusog ang inyong pangangatawan, yung immune system ninyo. You have to beef up. At meron tayong recommendation sa inyo dyan. Yung panlaban sa COVID-19 ng Vegemax, no? Talagang kinakailangan ginagawa natin ng karampatang aksyon. May kamahalan man ng konti, pero ang importante, effective, no? Maraming salamat po sa AOS Herbs International, kay Mr. Santos, sa patuloy nilang pagtulong sa mamamayang Pilipino para labanan ang COVID-19. Vegemax po yan. Thank you! We will be back sa napakarami pa nating kwentuhan makalipas lamang po ang ilang sandali. Bilis, no? Naalala niyo yung PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Naalala niyo yan. Abay, mukhang nasilip ito ng Department of Finance, no? Sa pamamagitan, siyempre, ni Finance Secretary Carlos Dominguez, si Sonny Dominguez. Eh, sabi niya, kinakailangan isaayos natin ito, itong PCIC na ito, para higit na makatulong sa ating mga magsasaka, sa ating mga magbubukid. Sabi niya, instead of just absorbing all the risk, sabi ni Secretary Dominguez, ang PCIC, kinakailangan, it should cover more people if they do reinsurance with annual budget of 4.5. Tandaan po natin, ha? May ang pondo ng PCIC, galing din po yan sa General Appropriations Act. Tulong din galing sa gobyerno. Of course, may mga nakokolekta rin sila na galing doon sa mga interest, kung ano man yan. Ano? But right now, it has about close to 30 billion. No? The bulk of which, at 23 billion, came from the national government, from the national budget, while about 5.3 billion originated from loan penalties collected from banks. So, ano bang general plan ng Department of Finance for PCIC? Ang gusto nila, kailangan ma-convert ang PCIC into a reinsurer. No? Of course, sila na mag-uusap niyan, yung PCIC board, kasi hindi naman natin kayang ipaliwanag sa simpleng paliwanag lang kung ano ibig sabihin ng reinsurer. Ibig sabihin, basta insured. Ang importante sa magsasaka, pag nasira ang pananim niya, meron siyang mababalingan na PCIC na matutugon doon sa kanyang pangangailangan. So, yan po ang naisiparating ni Secretary Dominguez to act on the proposal filed by the Insurance Commission to review its assumption on risk premium rate in pricing its products and services. Kasi marami ho silang nakita na mukhang hindi na tumutugma yung mga accounting processes, no? Mukhang hindi correct yung mga accounting at iba pang mga ginagawa dyan sa PIC, PCIC. No, nasilip eh. No, pasensya na kayo dyan sa PCIC, nasilip kayo. Gawin yung ano, ibig sabihin, magtino kayo. Kasi ang dami dyan, nagpapalapad lang ng ano. Hindi ko nila lahat, ha? Meron. Na petik-petik kasi eh, ang problema, pag gaya, tinatamaan ka ng bagyo, tinatamaan ka ng indulto.
abay kayo ang takbuhan ng mamamayan. So, sabi ni Secretary Dominguez, let us work correctly, no? At na mapaglingkuran natin ng gusto ang mga nasa agricultural sector. Okay? Lalo na ngayon, devolve ito sa local government. Ha? Yung mga gobernador ninyo, ito yung sinasabi ko, kailangan marinig natin ang mga kandidato. Ano bang plano nyo? Kasi ang dami na hong ibinabang programa ng national sa local, kung walang kaalaman at walang kasanayan, walang pinag-aralan ang inyong iahalal na gobernador, walang ano yan, walang kwenta yung mga legasiyan-legasiyan pinagsasabi nyo. Oh. Hindi nito panahon ng traditional political ano na legacy. Ito ang naiwanan pa ni Tarpulano, maganda, nagpagawa ng tulay o nagpagawa ng karsada. Imbis na 8 pulgada, 3 pulgada lang. Kaya pag dinaanan ng tricycle, sira. Oh. Yung tricycle na puno ng karga. Kasi nga wala sa lugar. No? Yun ang sinasabi natin. Kasi with the implementation of Executive Order 138, kung ang mapipili niyong mayor o governor ay lawa, ha? At umaasa lang doon sa asawa, eh yung asawa may mga kaso pang graft and corruption sa Ligang Bayan, ay patay tayo diyan, no? Okay? So, lipat na tayo. Kumusta na ang mga kandidato? Kinakabahan na ba yung iba? No. Kasi malapit na eh. Walang nakakasiguro diyan. No one can never be sure na panalo ya. Kalokohan yung sinasabi, sigurado na tayo panalo rito. Wala ho nakakasiguro dyan. No? Pagkatapos magbilangan, saka kayo magsabi, nakasiguro na kayo. Kung si Sara nga, umi-score ng 98%. Eh. Sabi niya, kulbaan lang yapon siya ba? Kinakabahan pa rin siya. Sabi nga ni Mayor Duterte, kasi inambos interview siya eh, no? Sabi niya, ma'am, okay lang ba kayo ha? Kasi mukhang sigurado na kayo ma'am eh. Sabi niya, nako, wala po yun. We are always running scared. Yun ang dapat ng mindset namin dahil walang kasiguruan ang pagkapanalo until ma-proclaim kayo. Tama naman, no? You cannot be sure until the proclamation, di ba? The presidential daughter, kung makikita po ninyo, kahit na sa pa-survey namin dito, hindi po yan bumababa sa 80%. Oh, pinakamataas, 98%. Pero sabi niya, ay sus, ayaw na lang taana. No. Siyempre, kailangan ang frame of mind mo, kukayod pa ako kasi baka matalo tayo. Kasi wala nga nakakatiyak hanggat hindi tinataas ang kamay. O ito na ang panalo. No? So sabi niya, we're always running scared. Yan ang tamang attitude, walang yabang, no? Ay, teka muna. Babatiin ko muna si yung kumare ko. Matagal na kami hindi nagpapanginitan. Si former President Gloria Macapagal Arroyo. Birthday niya kahapon. Mare, happy birthday kayo ka na eh. Oo. Wala na ka man natin kalabang kay Segunda Distrito eh. Oo. Sopan mo na laro guretang hanggang nga sopan yun eh. Okay, salamat po. Okay, eto. Kung naghahanap kayo ng trabaho, if you're looking for a job, dali, ayinom ako, maganda itong balita nito eh. Kung naghahanap kayo ng trabaho, pakinggan nyo itong impormasyon ito. Babasahin ko sa English ha. Kasi every square inch is important. Napa-square inch tuloy tayo. Yan ang biruan ngayon sa Pilipinas. Yung square inch. Anyway, ganito po, no? Ang Canada, huwidaw ha, kung hindi kayo sanay sa lamig, huwag din ang pag-interesan ito. Dahil ubo doon ang lamig doon. Ay, grabe, no? Ang Canada ay nangangailangan daw po ng milyong manggagawa ha? In the next 5 years para sapatan, no, to compensate yung kanilang seryosong problema sa kakulangan ng manggagawa or serious labor shortage. Alam niyo kung bakit? Kasi ho yung population ng Canada, alayo ng agwat,
Matanda na yung mga magulang, yung susunod na generasyon, napakabata. That is why they needed migrant workers to fill in the gap bago magkaedad itong mga bagong generation. No? With a serious labor shortage, as birth rates have fallen and more Canadian youth move to big cities for high-paying jobs in the financial, communication, and service jobs, and skilled manpower for other sectors in the economy has decreased in the last decades. Yung nakalipas na mga kung taon ay yung mga pangangailangan na mga engineers, mga architects, mga ganyan, no? Mga skilled workers, eh nabawasan, no? Kasi yung mga, siyempre, gusto nila, syudad, yung mga nag-retire gusto sa probinsya, pero kahit naman dito sa atin, gusto sa syudad. Kaya ganing magbinulan sa, as in the inyong sir, no? Yung mga DH, no? Local DH. Saan bang inyo, sir? Doon, sa kilometer 72, ganito yun. Ay, ayoko, sir. Bakit? Gusto ko sa syudad. Iba, ibang mentalidad natin eh. Pareho naman ang sweldo. Oh. Ay, mas presko pa. No, anyway, kung inyo mag-uunita, last week lang binalita ako sa inyo na nagkaroon na nakasunduan sa pagitan ng Pilipinas at saka ng mga ilang estado ng Canada. Halimbawa sa Ontario, sa Quebec, sa Alberta, grabe ho ang tao na rin, ang Pilipino. Para ka na rin nasa Pilipinas eh. Pag pumunta ka sa Alberta, 1,000 ng mga Pilipino doon. Several provinces in Canada have been given permission by Ottawa to hire temporary foreign workers until 2024. And the Filipinos are in a unique advantage of applying for this job dahil sa magaling daw po tayo mag-Ingles. No? Excuse me, Senator Pacquiao. No? Magaling ang Pinoy mag-Ingles. The Philippine Overseas Employment Agency, or POEA, has accredited several licensed recruitment agencies for thousands of jobs available in Canada, and under the recruitment of these agencies, a placement fee is not allowed. Walang babayarang placement fee. Oh, baka mabiktima na naman kayo, ha? Alang babayarang placement fee. If a Filipino applies with immigrant consultant or an agent blogger of merchant capital halimbawa, he will spend no less than 30 to 50,000 for the services. Ngayon, ang sabi ng POEA, kailangan i-check niyo mabuti sa POEA, ha, yung agency kung ito'y accredited. Ha? Dahil sa ang dapat nyo lang gastusin ay yung gastos nyo sa passport. Yun lang. The rest, ano na yan? Medical exam, they are usually shouldered by potential employer. O, di ba? Ticket lahat yan. So, yan po ang ating magandang lahing Pilipino. Isa po sa nanalo sa Grammy Awards kagabi ay si Olivia Rodrigo. Ha? Pilang po ito. Ano bang pinasikat ni Olivia Rodrigo? Oh, kinanta pa may version din si Morissette Amon dito. Siya po ang nakakuha ng Grammy for Best New Artist. Unexpected win that caps a year milestone for the breakthrough star. Ang bata pa pala nito, 19 anyos pa lang ito si Olivia Rodrigo. Ang dami niya nakalaban, no? Itong mga rappers. The artist came up as an actor in a Disney Channel release her debut. Ito yung driver's license. Yung kanyang kanta, hindi po yung lisensya pag mamaneho, ha? Ang title ng kanta, driver's license. Critically acclaimed po yan. So, pero, alam nyo, talagang pagka galawang showbiz, ang daming intrigue. Kasi nung pong nagkakaroon ng sosyalan doon sa Grammy Awards, nakita siya na mukhang sweet-sweet siya doon sa isa sa mga BTS.
Oh, sorry ako, hindi ko masyadong kilala yung BTS eh. Pero ang pangalan daw ng BTS, BTS V. V-O-5, no? V. Oh. Yan, nakikipag-flirt daw. Alam niyo naman itong mga bakla kung magsulat eh. Yung mga scribe, no? Oh, nakikipagkwento lang, sasabihin lang, flirting na, no? Anyway, congratulations kay Olivia Rodrigo, no? Yung composer at kumanta ng Awiting Driver's License. Ano bang tunog noon, Aileen? Ikaw ang bata-bata eh. Alam mo itong, alika nga rito, magaling kumanta ito eh. Papakanta ko lang yung salinya, kahit hindi ka makita, gusto ko lang marinig, ano ba yung sound mo? Kasi alam ko driver's license, ako meron akong driver's license, pero yung tunog na ng kantang driver's license, mukhang hindi ko nakabisado. Ha? Marami rin yung mga nanalo, mami ha, tingnan natin kung sino yung mga nanalo, album of the year, record of the year. Asan na si Aileen? Oo. Kahit naiyam mo lang, ano ba yung tunog ng driver's license na kantang yun, no? Anyway, mamaya, siguro papunta pa lang dito siya. Album of the Year, entitled We Are by Jan Batiste. Record of the Year, Leave the Door Open by Silk Sonic. Song of the Year, sila rin, Leave the Door Open. Best New Artist, Olivia Rodrigo. Best Pop Duo or Group Performance, Kiss Me More by Doha Cat featuring Ziza. O Best Pop Vocal Album, wow! Si Olivia Rodrigo uli, no? Sa kanyang album na Sour. Best Rock Performance, Making a Fire by Foo Fighters. Best Rock Performance, Family Ties by Baby Keem featuring Kendrick Lamar. Best Country Album, Starting Over by Chris Stapleton. And Best Music Film, Summer of Souls by various artists. Yan po ang mga resulta ng Grammy Award sa Amerika. Pati mga kwan doon na ano eh. Hindi ako magtataka isang araw may mga Pilipino talaga, full-blooded Pilipino na makakakuha rin yan, ano? Kamuntik na yun noon eh. Kaso lang nawala na sa scene sa Billboard kasi si ano pangalan ng singer natin na magaling kumanta tapos nagpakalalaki na siya. Yung kumanta sa naging ano yan, naging pro DJ pa ni ng ano eh, nung magaling na composer. Ha? Ano pangalan ng babae yun? Ay, babae. Ano na siya ngayon? LGBTQ na siya, no? Plus. So, anyways, maalala ko yung mga pangalan niya mamaya. Okay, pumunta na tayo sa sports. Sports na tayo. Talagang, eto mabuti na lang napanood ko. Mamaya, no? Pupunta natin yung sports. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na pwede namang magsama ng maayos yung mga magkakaibigan, magkakapitbahay, magkasama, magkapartido sa isang layunin ang mapag-isa ang Pilipino despite the fact na magkaiba ang kanilang napiling presidente. Kaya ako tuntuwa rito kay Michelle Gumabao at saka kay Mocha Uson, no? Kay Margo. Because magkaiba sila. Si Margo, I understand, is rooting for Isko Dumagoso, no? And then, I don't know with Michelle, no? Kung sino ang kanyang kandidat. Mabuti pa panoorin natin. Let's watch. Hello this. Po, kamusta kayo? Paalala lang ha, Isko tayo. At ngayon, kasama ko si Michelle Gumabao. Hi, guys! Oh, Michelle, Isko tayo ha? De, BBM ako, guys. BBM. Ha? Joke lang po, alam naman natin yan. Kahit na magkaiba tayo ng Pangulo, pwede pa rin tayong magsama. Tamang-tama. Alam niyo naman guys, di ba? Pilipino tayo lahat. And, kaya nga sabi, unity. To join. Peace. O yung paki-announce naman, ano yung ano, TikTok mo? Guys, new ako to TikTok. So, follow niyo ako at Gumabaw Michelle. Sasayaw kami ni Mocha. Yes, to join. Peace. Bilis, ha? And yet they have different choices. Dapat ganun tayo, no? Hindi itong, kung ito, dadaan lang ito, election ito eh. Oh, magkakaibigan pa rin tayo, magkapwa Pilipino pa rin tayo, magkaprobinsya pa rin tayo, magkapitbahay pa rin tayo. Yung mga ano yan, kasama palamuti lang ng election yan. We should not be burning bridges, no? Okay? Now,
pumunta na tayo sa sports. Alam nyo, ang dami talagang all the way, inaasahan nila ang Signal HD papasok sa championship. Parang kumaga Cinderella eh. Galing sa cellar dweller, papunta, undefeated until they got lost. No? Masyadong minamaliit ng iba si coach ano eh, Jerry Yee. Pero magaling na coach to. Ha? Imagine mo, ang dinaanan ng Petrogas, grabe, puro tinik. Pero and yet, kagabi, naging matagumpay sila. Winning noong game 2, nag-5 sets, nalo sila. Pero kagabi, 3 sets lang. They only needed 3 sets. At kagabi, minsan pang bumayo ang bagyong Pablo. Ha? Si Myla Pablo and si Aiza Maiso Puntidas, sila ang namayani kagabi. Talagang iba ang laro nila kagabi. Sa dikitan, ha? Kaya ngayon, bukas, dadagundong ang inaang MOA. MOA, no? MOA pa bukas. Pagitan ng ano, ito, kwan ito, return bout, talagang pagdating sa PBL, Premier Volleyball League, itong Petrogas tsaka Creamline, sila ang ano talaga na nagpupukan until nga na isa na lang ang tournament. Unfortunately, yung mga naging kampiyon sa PSL, F2 Logistic, Cherry Tigo, Signal HD, medyo inalat sila ngayong PBA Open 2022. So tomorrow, antabayan na po ninyo, magkakaroon tayo ng anong pangalan nito? Talagang breaks of the game eh. Kagabi, nangunguna na sa ano eh, fourth set yung ano eh, yung pangalan nito. Sa third set pala, yung whatchamacallit, yung Signal. Medyo namulikat si ano, si Rachel Andakis, no? Yung kung tawagin nila like Queen Rod, no? Sa daigdig ng volleyball. Ah, pero believe ako, hindi na po PBA ang pinakasikat sa Pilipinas ngayon. PBA is no longer the crowd drawer. It is now the volleyball, women's volleyball. Alam nyo, nung lumipat sila, after quarterfinals, lumipat sila sa MOA. First day attendance, 16,000 mahigit on a pandemic condition. Ha? No. Grabe, eh. Makikita nyo naman, kaya ako pinapakita yan. Talagang tanggap na ng mga Pilipino na the new sports na kinagigiliwan ng mga maraming Pilipino ay ang volleyball, women's volleyball, professional league. You know? Nandiyan po ang mga team ng F2 Logistics, Cherry Tigo, Santa Lucia, na Banco, Creamline, Chocomucho, Petrogas, ang dami. Bali Pure, and then Philippine Army, marami pa, no? Yung iba, nag-leave of absence ngayon, pero I'm sure they will be back, no? So, tomorrow, the game will start, anong oras pa? Alas tres. Dapat alas tres, magabang na. Ngayon, if you have time, punta kayo sa gym, no? Pero pag wala, marami naman pwedeng panoorin, eh. Pwede sa Signal HD, sa One Sports, One Sports Plus, Smart 5G Giga. Tapos meron pa sila sa meron silang YouTube sa Premier Volleyball League, no? So kung hindi kayo makakapunta sa MOA, pero iba. Ako sa totoo lang, kung hindi ko lang kayo nami-miss, gusto kong manood eh. Kasi ang tagal, 2 years na walang ano, ngayon lang talaga kaya ang tao. Noong nasa Phil Oil Arena pa, halos kalahati po hindi nakapasok. No? Kasi maliit lang yung venue, mga 6,000, 10,000 lang yun. Dito, kaya nila nilipat dyan sa MOA. So, 35 days, 33 days, 34 days, depende sa bilang ninyo, eleksyon na ho. Kaya, doon sa mga kandidato na gustong magparating na kanilang mensahe, meron na ho kami ng mga nakalinya, beginning on the 30th. No? 30 days before the election. Para isa-isa na, almost every day, meron tayong mga may feature dyan.
Good luck sa lahat ng kandidato, ano? May the best candidate win. Okay? Naleng! Dumuhos na naman ang ulan dito. Talagang ano ito? Talagang namumuha sa mga ng panahon. Wala na, pumasok na sa area of responsibility. Kaya itong mga pag-asa, Mindanao, ang talagang pinapaulanan ng gusto ngayon, no? Marami na naman babaing mga kalsada. Kaya mag-iingat po yung mga nagmamaneho, ha? Hey! Mang Joe, ano bang putahin natin ngayong gabi, ha? Para sa ating hapunan? Ano ang nire-ready ng Tagpuan, Bulalo, and Pares? Today is may halong gulay, may halong karne, beef salpikaw. Wow! Wow! Ang sarap niyan! Ang tagal-tagal ko na hindi nakakakain dyan, Mr. Joseph Fernandez. Naglalaway ako. Initingnan ko mabuti. Parang sarap. Parang ayoko nang magtuloy. Parang gusto ko nang pumunta rin sa Valenzuela, Caloocan, Malabon, sa may Manila, Lasal Top, at saka sa Baguio. Parang sarap kainin niyan. Ayay, beep daday, beep paday. Oh. Okay, yan po ang ating menu for tonight. From your modern day cafe rendiria, Tagpuan, Bulalo, and Pares. No? Kung wala ko kayong time pumunta riyan, tawag lang kayo para mapadeliver ang kayo ng pagkain. Ang dami lang pwede niyong orderin dyan. Thank you sa patuloy na suporta ng Tagpuan, Bulalo, and Pares sa ating palatuntunan. No? Alright. Ngayon, ready na ba kayo para sa ating make simple so pero makahulugan? Narito na. Natawag po ang pansin ng inyong lingkod dahil sa papalita ng Comelec na serious daw sila na i-push, no? Na magkaroon ng batas para parusahan ang mga kandidato na hindi pupunta sa mga anong pangalan nito? Presidential debate. Sabi ko nga eh. Yan, proposal ninyo. Eh bakit di pa ina-announce? Alam mo pinakamaganda gawin nyo dyan, James Jimenez. Tsaka sila Commissioner George Erwin Garcia. You better draft your proposal and then have it certified as urgent by the next president para makalusot. Pero right now, it appears that you are being used in a political propaganda by saying that Comelec na is gawing ground for disqualification ang hindi pagdalo ng mga sa mga election debate. Eh, obvious naman kung sino pinatutungkulan nyo eh. Si Bongbong Marcos tsaka si Inday Sara Duterte. Wala namang batas eh. You are lawyers. Ikaw James, nakapag-aral ka rin ng batas. You're a graduate of law. You're supposed to know it. There is nothing in the Constitution or even in the Omnibus Election Code as passed by Congress that penalizes or that even disqualifies or qualifies a candidate on the basis of his ability to attend debates. Tapos, makikipag-debate ka. Ano sabi ni Ping Lacson? Nagsayang siya ng oras. It was a boring event. Tapos, hindi niyo. Kaya walang nanunood eh. Unang-una, saan ka nakakita? Debate when you're supposed to talk about national policies. Tapos, may question. Ano masasabi niyo doon sa patuloy na pagkakulong ni Laila De Lima? Bullshit. You know for a fact that the case is pending before a regional trial court. You're not even supposed to discuss that issue because that is pending in the court, sub judice yan. Kundi ba natangat ka lahat yung mga nag-isip na producer na itatanong mo yun? And dami pwedeng itanong. Pwede mo itanong ang pandemic, pwede mo itanong ang foreign policy, pwede mo itanong ang oil supplies, ang agriculture. They obviously, your Comelec debate is being used
to anong tawag nito? To hit on the other candidates, on a Duterte candidate. Unfortunately, wala namang kandidato PDP laban. Di ba? Bakit? Gusto niyo pasaringan yung anak? Yung dahil anak ni PRD, tumatakbo? Ang bobo ninyo. No? Pagkatapos, may mga, tapos kadibati mo, sasabihin, kailangan ng Department of Water? Ano ba yan? Ha? Kailangan ng square inch? Ano ba? Sus, ginoo ko. Ha? Tapos ako, kandidato ko, kunyari, kandidato ko, magsasayang ako ng oras, talking to these people. Ay, wag na. Mangangampanya na lang ako. Oh. At least, ako, pag nangampanya, tinan mo. Oh. Kahit na nga yung baluarte ng kalaban, sobra-sobra ang pagsalubong at pagbibigay ng endorsement from the governor down to the city mayor. Di ba? That is what happened in Tarlac. I just hope dyan sa Comelec, hindi kayo magpagamit. No? Kasi parang feeling lang namin, ha? No. Feeling lang namin, nagpapagamit kayo. No. Uy! May palita nga pala ako sa inyo. Bago matapos ang 48 hours, merong magba-back out na kandidato. Tumayan na yan doon sa page ko sa JAY SONZA. Ha? Tsaka ako na ikukwento sa inyo. In the meantime, panoorin niyo to, ha? Tingnan niyo kung kayo kadibate nito. Kung ano masasabi niyo. Wala, ginawa ng katatawanan eh. Ginawa ng, ay, ewan ko, panoorin niyo kayong you be the better judge. Niyo po, pagdating sa usapin ng tubig, talagang importante yan. Dahil ang tao, hindi tumatag, hindi ka tatagal kung walang tubig. Tumatagal ka kahit walang pagkain, basta may tubig lang. Pero ang point dito is kailangan magkaroon talaga ng regulatory sa pagdating sa tubig. Kasi pagdating, naka-imbestiga ako niyan, tulakan ng tulakan eh, kung sinong in charge sa pag-manage ng tubig. Kaya kailangan natin ng Department of Water. Importante po yan para ma-manage talaga yung ang tubig natin. Department of Water. Ito nga, ito, Professor of Political Science, Public Administration and Law. Sabi nga, pati siya pala, napansin niya yung mga singit na questions na walang kalatoy-latoy, no? Kaya ano eh, tapos, ano tawag nito? Sasabihin nyo, gagawin nyo, ipe-penalize nyo yung hindi sasalit. Why should I waste my time with stupid people, ha? Na hindi nga ano, hindi nga malamon. Purpida Ginoo ko. Mane, ba? Unsa man kadong? Mo magtuloy bagbag na music. Ako ha, believer ba ko ng mga boxer pero natay apil-apil mga nang bugnong lugay nang di ka pwede di adam eh. No, madam, ma'am. Labaw na yung gubot, pas lukot na yung English. Grabe. Ha? Department of Water? Ano yun? Hindi ka pa natuwa dun sa square inch mo? O dinagdagan mo pa? How embarrassing. Can you imagine? People of the world are watching this and they see a presidential candidate in the Republic of the Philippines. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako nagagalit kay Manny. Naaawa ako sa kanya. Kasi pinagtatawanan na siya eh. He comes from Mindanao. He even stayed in my province for a longest time when he was an amateur boxer. And I did help him to return to boxing field. That's why he became a world champion. I spent over 15 million in capital. Pero mabigyan lang siya ng break, makabalik pag boxing ulit. Wala nang gusto mong maawa sa kanya. Pero for God's sake, man. Sus na unsa man kadong, uy, na. Makalagot ba? Pero, tay, naluoy ko na mo doon. Naluoy ko na mo. Tinood lang. Hasti lang ginawa ko.
Na, sus. Pagkatapos, kaya nga, ito na mismo mga presidential candidate na, alam, kakwenta-kwenta. Alam, kakwenta-kwenta. Tapos, pipenalize nyo. Popropose kayo ng penalty, Comelec. Are you nuts? Or you're simply joking? Ay, naku. Ginoong gagmay, ginoong dag ko. Nakamusaw na yun. Tuloy bagbag ng mga kalibutan na ito. Ha? Yeah. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Hindi po namin minamalid si Manny, ha? Ang pagkatao niya. We're simply saying, come on, Comelec. Are you so serious? Ha? That debate, ha? Is una-una walang kalatoy-latoy, walang kalandi-landi. Walang ka, ay sus Mariosep. Alright. Maraming salamat po doon sa lahat ng nagpaparating ng kanilang patuloy na suporta sa ating pong ginagawa araw-araw, alas 3:30 ng hapon, Martes hanggang Biyernes, at Sabado alas 5, ito po ang Jay on Board Tapatan. Wala akong ibang layunin kundi mapaglingkuran ang ating mga kapwa Pilipino. Kung meron po kayong nice parating sa amin, nandiyan po ang aming GCASH at bank account na available para sa inyo. Thank you in advance. Muchas gracias. Thank you. Salamat. Merci. Thank you sa lahat ng ating mga manonood, especially those early birds na nag-aantabay na. Kung meron po kang may paglilingkod, feel free to email us. No? sonzose55@gmail.com. Hasta la vista. Daghang kayong salamat. Nakalasalamat po, Kabalen Kapampangan. Thank you.